Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay para lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. I give my double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable pastor, Wildis Rod Almeda. And we always cherish the blessed teaching of our dearly beloved assistant pastor, our beloved Mama Dear, and to their beloved family, our beloved Almeda children. Isang magandang umaga po. Hallelujah. And to you, beloved brethren, greetings in the mighty name of our dear Jesus po. Hallelujah. Jesus name. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na binigay po ako ng pagkakataon na makapagpatotoo muli dito po sa dako ng main church. Maminamahal, kami po ay all the way from Cebu City po. Hallelujah. Pinapasalamatan po mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, sa aming paglalakbay patungo po dito. Hallelujah. Nais ko lang po sariwain ng kabutihan at himala ang gawa ng mahal na Panginoong Jesus sa buhay namin. Hallelujah. 7 years ago po ng aking nanganak po sa first baby ko po. Naka-experience po ako, mami na mahal, ng difficulty sa aking paglilabor. Umabot po ito ng 5 araw po. Hallelujah. Andyan po na sa loob ng 5 araw na yan. Excuse po sa mga kumakain ngayon. Andyan po na nagbabawas po ako. Andyan po na... andyan na po yung sunod-sunod po yung pagtagos ng blood ko po, mami na mahal. Hallelujah. Umabot po sa point, mami na mahal, na putlang-putla na po ako para na po akong papel. Hallelujah. Noong that time, mga minamahal, hindi ko po sukat akalay na dadanas po ako ng ganun dahil para first time ko pa po, mga minamahal. Then, sabi po na OB ko sa akin na kapag hindi po ako ng anak nung kinabukasan, pang-apat na araw na po ng paglilabor ko, ma-address na po ako sa emergency CS. Sabi ko po, Doc, kung maaari, ayoko po talagang ma-CS dahil alam ko po kung gano'ng kahirap po yun, mami na mahal, na mahiwaan po. Pero sabi ko, nananalig po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Buhay po ang Diyos namin. Alam ko po, gagawa na himala ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, mami na mahal, kinabukasan, talagang hindi pa rin po talaga open into 9 CM yung cervix ko po, mami na mahal, hanggang 4 lang po. Kaya sabi po ng doktor na matatransfer ka na into bigger hospital para po ma-emergency CS po ko. Nandyan po, mami na mahal, na ang mismong OB ko po ang nag-drive sa akin papunta po dun sa hospital. Within that 15 minutes, pagdating ko po dun sa hospital, lagi po ko nananalangin, mahal ang Panginoon Jesus, sa mga narinig ko pa totoo, alam ko, mahal ang Panginoon, alam ko, ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran, at the same po na sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Hallelujah. Alam niyo po, within that 15 minutes, mga minamahal, sa loob ng 5 days na hindi po nagkasunod-sunod yung open ng service ko, and that 15 minutes na tira, mga minamahal, talagang gumawa ng himala, mahal ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Nag 9 CM po ako that time. Tapos po, mami na mahal, in-induce pa po ako noon ng 4 hours. Talagang napakasakit po. Pag gusto ko na pong sumuko, mami na mahal, sabi ko, mahal ang Panginoon, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Okay na po sa akin na yung anak ko mapapatuloy sa akin paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Pero that time, mami na mahal, nung kailang suko-suko na po ako, doon, mami na mahal, sinukulat sa mahal na Panginoong Jesus. Sa unadalangin ng beloved pastor, hallelujah, napakita po yung ulo ng baby. Hallelujah, hallelujah. Tapos doon, mami na mahal, sabi ko, nung that time, supposed to be, mami na masi-CS po ako, andun yung mga doctor, pero napakita po yung ulo ng baby, nag-change po sila ng mind na maging normal po ako. Sabi ko, wait lang po, Doc, magpe-pray po muna ako. Nag-pray po ako doon, kasama po ng mga doctor. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit sinong magaling, walang sinong magaling na makapaglabas ng baby ko, kundi kayo lamang. Sa una dalangin namin, mahal na pastor, sinasaway ko lahat ng hadlang sa aking panganak sa mga oras na ito. Alam niyo, after ko po mag-pray, mami na mahal, lumabas po yung baby, normally po. Oh, hallelujah, hallelujah, thank you, dear Jesus, hallelujah, hallelujah. After po nan, mami na mahal, sabi po ng OB ko na hindi na daw po ako pwedeng magbuntis pa. Hindi po kaya ng matres ko magdala ng baby. So, yun that time, mami na mahal, kumbaga,
Sabi ko, ah, ganun po. Nagulat po ako after 1 year, 2 years, 3 years na po. Talagang hindi po ako nagbuntis, mami na mal. Pero yung baby ko, na lagi po siyang nananalangin bago siya matulog sa gabi. Mahala po yung pagkaloban na siya ng kapatid. After 6 years po, mami na mahal, hindi ko po, ano, na bigla po kong masama yung pakiramdam ko. Bigla po ako nahihilo. Akala ko po normal lang kasi normal lang po sa akin na irregular po ako. Nagulat po ko, mami na mahal, after 6 years na nalaman ko po nung nagpiti po ako na buntis po ako, hallelujah. Sabi ko, hala, sabi ko talagang hindi talaga, kumbaga, amala pa yun na higit na mas nakakaalam po sa atin. Hindi, kumbaga, yung, kung sa doctors po may limitasyon, hindi na po ako magbubuntis, pero sa mahala pa yun talagang wala po, lahat po kaya niyang gawin. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mami na mahal, nung nagbuntis po akong that time, sa second baby ko po, andyan po yung kaba ko. Kasi yun nga po, natakot po ako sa unang sinabi sa akin ng OB ko, mami na mahal. Kaya nag-pray po ako, mahal na Panginoon, kung ipagkakaloob niyo po itong pangalawang pagbubuntis ko, kayo po ang mag-ingat sa akin, mahal na Panginoon, ang kayanan ko. Dahil andyan pa rin po yung, hindi ko makalimutan po yung hirap na na-experience ko during labor po, mami na mahal. Hanggang nung gabing yun, ako po yung nanaginip. Sinabi po sa akin ng boses na mag-ayuno po ako. Tapos nung nagising po ako kinabukasan, sabi ko, magpa-fasting po ako, eh, buntis po ako. Kaya nagpa-counsel po ako sa isa sa mga beloved ates po na, ate, pwede po ba ako mag-fasting na on that time po is magpa-4 months na po akong pregnant, mami na mahal. Tapos nagsabi po ng isa sa mga beloved ates na you test the spirit dahil hindi lahat ng panaginip ay mula sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, nag-pray po ako, mahal na Panginoon, kung galing po ang panaginip na ito, galing po sa inyo, makakayanan ko po at susundin ko po. Mahal na Panginoong Jesus, alam niyo po, mami na mahal, nag-open po ako ng Bible, nabasa ko po, my children, hear ye my instructions so you gain wisdom, yeah, from me. Hallelujah. Alam niyo, mami na mahal, kahit gaano kahirap, alam ko galing sa mahal na Panginoon yun. Sinunod ko po, mami na mahal. Hindi ko po ko sukat akalain na nadanas po pala ako ng napakaraming pagsubok during that time na sa pagbubuntis ko po sa aking second baby. At dyan po, mami na una, mami na mahal, na naging positive po ako sa Delta COVID, mami na mahal, na nung pag-blood test po sa akin, sabi po ng OB ko, parang pinandirihan po niya ako, sabi niya sa akin na, bakit ka na dito? You're supposed to be in the isolation area na dapat po mahiwalay ako. Natakot po, mami na mahal. Andiyan po bilang tao, andiyan ang takot ako. Tapos sabi ko, mahal na Panginoon, kaya po pala noon, successive po, 2 months, mami na mahal, na andiyan po yung ubo ko, yung nahirapan po akong huminga. Pero hindi ko po alam na Delta COVID na po pala yun until na I was tested po, mami na mahal. Nasabi ko, mahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Yung that time, mami naman, nagkaroon din po mo ng depression, anxiety, dahil sa time na yun, wala kang maririnig na good news sa balita, kundi lahat bad news po, mami naman, hallelujah. Kaya doon po parang, hindi po ako makatulog, ilang buwan po ako hindi makatulog, hindi po, parang lagi lang po akong gising, hanggang nagpa-counsel po ko sa isa sa beloved children na anong gagawin ko. Sabi niya, be, magsisi, humingi ng tawad sa mahal na Panginoon, at i-play ang preaching ng beloved pastors. Every time na mag-mass healing, sumabay kami. Tapos alam that time, mami na mahal, ginawa ko po yun. After po mga 1 month or 2 months po yun, mami na mahal, talagang binigyan po ko na lakas na mahal pa yun na naka-recover ako, mami na mahal, sa Delta COVID na yun, mami na mahal, hallelujah. At alam niyo po, ano ang susunod po nun, mami na mahal, is yung sabi po ng OB ko na supposed to be, magna 9 months na po ako, naka-position na po yung baby ko. Sabi niya, hindi pa naka-position yung baby mo. Sabi ko, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, ma'am, kapag darating na po ng 38 weeks, hindi pa po nag-position yung baby mo, masisis ka din. Sobrang takot ko po, mami naman. Tapos alam ko po, na during pandemic po, na kapag nanganak ka po, ikaw lang po mag-isa sa hospital, wala ka po, aside sa mga nurses po na nandoon, nag-pray po ako sa mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ikaw po gumawa ng paraan na sa sunod ko po na ultrasound. Nakaposisyon na po yung baby ko. Alam niyo, mami na mahal,
continuous pa rin po ang aking pag-ayuno noon, mami. Nabalto, 2 meals po ako. Hallelujah. Nung next time na pag-ultrasound ko po, mami, nabahan, sinagot po naman na pinaking prayer to the first man, prayer hallelujah. Of the pastor. Ipinosisyon niya po yung baby ko. Hallelujah, hallelujah. After that, mami, nabahan, kabuwanan ko na talaga. Almost, malapit na po, 39 weeks to 40 weeks na po ako. Ito naman po, na high blood po ako, mami na mahal, na talaga, andyan po yung dugo ko, 180 over 120, 170, 160, ganun, hindi po bumababa. Lahat po na sinabi nilang herbal, kasi ayoko po, sinabi ko po sa OB ko na hindi po ako magte-take kahit na anong gamot, yung mga herbal, yung mga dahon na po. Siguro po, mami na mahal, lahat na po siguro ng dahon na nalaga na po, tas ininom ko na, try ko po, pero hindi pa rin po talaga nag-down yung blood pressure ko po, mami na mahal. Hanggang sabi nila, hindi ka namin pwedeng paanakin dito. Kailangan doon ka sa hospital, o kaya paanakin po nila akong tulog, mami na mahal, para hindi po mag-ano yung blood pressure ko. Sabi ko, mahal ang Panginoon, nandito naman po ako ulit. Hallelujah, humiling sa'yo. Hallelujah. Hanggang sabi ko, mahal ang Panginoon, alam ko napaka-imposible sa mga oras na ito, pero nananalangin ako sa iyo. So, nananalangin na, mahal pastor, pagkalooban niyo po ako ng isang komadrona. Ayoko pong mga anak sa hospital. Sa bahay lang po ako. Alam niyo, mami na mahal, sa time na yon napaka-imposible po, mami na mahal, 2021, na magkaroon ng mga anak, bawal na po mga anak sa bahay. Pero yung prayer ko po, yun po talaga magkaroon po ng komadron, makakilala po ako na magpapaanak sa akin sa bahay lang. Alam niyo po, mami na mahal, after 2 weeks na nananalangin po ako sa unang dalayan ng beloved pastor, pinagkalubuan po ko na isang komadrona. Hallelujah! Komadrona, rehistrado pa po siya, then 72 years old na po. Hallelujah! Sabi ko, mahal ang Panginoon, alam ko matanda na po si nanay, pero alam ko hindi siya magpapaanak sa akin, kundi kayo po. Hallelujah! Instrumento lang po si nanay. Hallelujah! Alam niyo po, mami, na nag-take po ako ng risk noon. Kasi po, mami, na mahal yung katawan ko po, bigla na lang po ako nagka-cramps dahil sa sobrang pressure po, yung blood pressure ko po hindi po bumababa. And that time, mami, na mahal, na mga nganak na ako, it was Wednesday. Sabi ko po, mahal na Panginoon, nakakaramdam na ako ng contraction. Pero tatapusin ko po muna ang banal na gawain bago ako tumungo dun sa komadrona. Hallelujah. Alam niyo, mami na mahal, tinapos ko po yung banal na gawain. After po noon, pumunta po kami dun sa bahay po nung kung saan po ako mga anak. Andun po yung komadrona. Alam niyo, mami na mahal, andun po yung hirap ko dahil naging violet na po yung mga fingernails ko, yung lips ko po, iba na po yung kulay dahil sa pressure po ng katawan ko, yung tumutupi na po ng kusa yung mga kamay ko, pati yung paa ko. Nagpa-prayer request po kami sa ating beloved pastor through the beloved children. Hallelujah. 11:30 po, mami na mahal, sumagot po yung isa sa ating beloved children na was prayed over by our beloved pastor. Yeah, 11:35, lumabas po ng normal yung baby ko. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pero nung lumabas po siya, mami na mahal, hindi po umiiyak yung baby ko. Sa mga oras na yun, hindi ko alam kung ano po yung mararamdaman ko bilang ina. Pero nagahari po sa puso ko na wala akong dapat itanong sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil siya ang mayari ng buhay. Sa kanya magpapalik ang buhay. Pero dito, mami naman, nag-send ulit kami ng prayer request the beloved pastor, kasi iniisip ko, ayoko pong mag-uwi sa pastoral na patay yung baby ko. Hallelujah. Pero sa puso ko, mahal ang Panginoon, ay isa pa. Alam ko, tapat mo kayo, mahal ang Panginoon. Alam niyo, mami naman, noong time na parang sabi ko, thank you pa
pa rin, mahal. But thank you so much, Nurse Jesus, na lumabas yung baby ko na normal. If hindi man po siya para sa amin, sa'yo pa rin magbabalik ang buhay, mahal na Panginoon. After almost 15 to 20 minutes, yung baby ko na butot balat, parang malnourish mo siya, mami na mahal. Bigla po siya umiyak, bigla po ang buhay, mahal na Panginoon. Napakabuti yung mahal po yung Jesus. Alam niyo, mamami na mahal, sobrang payat po niyan. As butot balat lang po siya, doon ko po napagmanto kung bakit po ako pinag-aayuno ng mahal na Panginoon dahil ako po'y nadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Pero sa bawat pagsubok po niya na siya ng katugunan ng aking panalangin sa unang dalangin ng mahal na Pastor. Nais ko lang din po pasalamatan ng mahal na Panginoon din yung first baby ko po. Na-experience ko din po namin na during year 2019 po, November to December, parang may naaamoy po kami sa kanyang, hindi kaayayang amoy na galing po sa something sa mouth niya or sa nose po niya, mga minamahal. Bale, binaliwala po namin yun, mga minamahal. Kasi parang busy po kami, kahabagan ng mahal na Panginoon, gumaganap sa duties po namin bilang manggagawa. So parang okay lang yan, tinututbrushan lang po namin ang maayos yung baby that time. Hanggang sa umabot na po, mami na mahal, ng January, February, March, April, talaga andyan pa rin po yung hindi kaaya-ayang amoy na naaamoy po namin sa kanya. Tapos nung tinitingnan po namin, wala po kami nakikita. Until nung April po, nasabi, nagkasakit po yung baby ko, bigla po siya nilagnat. Sabi ko, anong masakit po sa kanya? Sabi niya, yung nose daw po niya. Nag-flashlight po kami sa nose niya. Bigla po, pag-flashlight po namin, nakita namin sa left po ng nose niya, barado po. Hindi po siya sipon or ano po yun. If may something po, natatakot po kaming hilain yun or hindi po namin kaya hilain po yun. At that time po, mahirap pong maghanap ng physician or doctor po na dahil during pandemic din po yun. Tapos nilalagnat po siya gabi-gabi. Tapos payat na puputla na po siya. Hindi po namin alam, binabaliwala lang po namin dahil kumbaga sa isip ko po na nililihans po namin ever since na hindi ko po naala na dinala po kami ng beloved parents namin sa hospital, ganun. Pero that time, mga minamahal, yung baby ko, may nag-udyok po talaga sa akin na ipacheck ko po sa ENT yung baby ko. Nung dinala ko po yan, mga minamahal, sa ENT, pinagalitan po ako. Sabi niya, kailan nyo pa naamoy ito? Sabi ko po, November, December pa po of last year, 2019. Tapos pumunta kami sa ENT, 2020 na po ng May po, mga minamahal. Pinagalitan niya ako. Sabi, alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa anak mo? Sabi ko, hindi po. Sabi, yung bacteria pwedeng umakyat sa utak ng anak mo. Maraming pwedeng maging possibilities. Lulobo po yung mukha ng anak ko. Sabi ko, malabay na, hallelujah. Doon, mga minamahal, nakita ko yung possible na mangyari sa anak ko nung pagtanggal po ng plastic na yun sa ilong ng anak ko, mga minamahal. Yung supposed to be infection na didikit sa ilong niya, sa plastic po lang siya nakadikit. Hallelujah! Talaga, dyan ang pag-iingat na mahal ang Panginoon. Yeah, hallelujah! Hallelujah! Sabi nung physician, yung ENT po, sabi niya, ngayon nakita niya yung case. Bakit? Nag-wonder po siya na supposed to be yung infection didikit sa ilong ng bata pero doon po siya sa plastic tumikit. Kaya sabi ko, that 6 months, isang butas lang ng ilong. Pero nakakahinga yung baby ko. Napakabuti na mahal ang Panginoon. Glory to God. Hindi ko man lang siya marinig na mag-complain that time na nahihirapan na pala siya huminga. Yung mga possibilities na sinabi po na ENT ko, anong mangyari sa kanya. Hindi ko nakita yun sa anak ko na alam ko. Sa bawat oras, pinag-iingatan po tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ay, mamaya minamahal.
Nung after that po, nalaman ko po sa isang friend ko po, yung anak niya, natapunan lang po ng Milo sa ilong din po. 3 days lang po, lumaki po yung mukha. Sabi ko, grabe, pag-iingat at himala na hindi ko makakalimutan. Yeah, 6 months, mami, na may isang butas lang ng ilong na, pero dyan ang pag-iingat na malapay na. Napakabuti na malapay na, hallelujah. Yes, grabe, hallelujah. Ay, isang beses din po, mami, na mahal. Tatlo lang po kami na iwan. Kasama ko po yung dalawang anak ko. Nagulat po ako sa ano po ng tulog ko, sa himbing ng tulog ko. Hindi po agad ako yan nagigising. Pero in that time, mami, na mahal, nagulat po ko biglang may tumawag sa akin. Napakalakas ng boses. Mics, ganun po ang pagtawag sa akin, mami, na mahal. Bigla po ako nagising. Nakita ko po, hinanap ko po yung mga anak ko, yung baby ko, andito isa. Pero yung bunso ko, mami na mahal, nakita ko, nandun na siya sa may pintuan, in a position, mami na mahal, yung lying down, yung face down, cheek down, yung mouth niya, na-cover po talaga sa cement, sa tiles po, mami na mahal. Sabi ko, hallelujah, Jesus name. Sabi ko, yung tumawag at gumising sa akin, alam ko, anghel ng mahal na Panginoon yun. Kung matagalan pa po, hindi ko makuha yung baby ko ng ganda at position talaga. At, hallelujah, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakatapat mo sa amin. Maraming salamat sa prayers ng beloved pastor. Praise, hallelujah. Lord, Lord, Jesus. Na talagang, kahit tayo'y natutulog, gising ang mahal na Panginoon, tayo'y binabantayan. Hallelujah. Nice ko lang din po i-share sa inyo. 2013 po nang kami pagpalain na mabisita po ng ating dearly beloved pastor sa dako po ng Cebu. May binisita po kami isang isla. Gulat po ko nun, mami, na mahal, dahil nakita ko po, mami, kung gaano po kamahal ng mahal ang Panginoon ng ating beloved pastor. Hallelujah. Nalalab niyo, mami, na malunod nag kami po yung naglalayag. Grabe po yung alon. Sobrang lalaki po ng alon. Pero sa tuwing itinataas ng ating beloved pastor ang kanyang kamay, yung dagat pumapayapa, pumalap. Praise mami, Lord, na mahal. Hallelujah. Lord, hallelujah. Tapos ang beloved pastor, umingiti lang po siya. Nakikita niya po kami minsan parang na po kami sa alon. Pero beloved pastor, talagang sa tuwing tinataas niya, yung dagat pumapayapa pa ulit-ulit na gano'n po. Sabi ko, grabe, pagmamahal na mahal ang Panginoon. Sa mahal na pastor, hallelujah, hindi po dyan mami na mahal. Nung kami sa gitna na po, gulat na gulat po kami dahil may isang grupo po ng mga puting ibon, mami na mahal. Bigla po kaming sinalubong. Alam ko po, may mga hawak po kaming camera nun, pero hindi po namin alam kung saan sila nanggaling at kung bakit ganun po yung gesture na ginawa po nila. Alam niyo po ang ginawa nila. Yung mga puting ibon na yun, bumaba po sila sa harap ng bangka ng beloved pastor at iniyuko ang kanilang mga ulo. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Gulat na gulat po ako. Sabi ko, hallelujah, ganito po ang pagmamahal kahit kalikasan ay nagbibigay galang sa beloved pastor. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, mahal ang Panginoon, na pinagkalooban mo kami na totoo, man of God. That's hallelujah. Right. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Nice ko lang po namami na mahal. Sa riwayo na year 2000, October 1st, ang pagbaba po ng ating beloved pastor and 12 prayer warriors na matagumpay. Nais ko lang pong i-share, mami na mahal, na during that time, kami din po sa school, persecuted din po kami, na kasi na-assign po kami sa dako ng Zamboanga po, mami na mahal. That time, sinasabi po ng mga teachers na bakit pa daw po, di ba pastor nyo po yun, pastor nyo ganun. Parang wala po akong, ang tanging sinasabi ko sa murang edad ko po noon, because our beloved pastor will pray over the
the Abusayab group and the hostages. Yun lang po lagi kong sagot dahil yun lang po yung sinasabi sa akin ng parents ko po, Mami na Mahal. Alam niyo, that time nung nakababa na po ang beloved pastor, Mami na Mahal, nagulat po ko yung beloved mother ko po. Bigla po siya sabi niya, mamalengke sila, mamalengke. Bumili ng pagkain po, Mami na Mahal. Madaling araw po yun, malayo pa po kami. Papunta pa po kami sa loob ng South Com Village. Sabi po ng mga tao doon, bakit iba yung nararamdaman nila sa mga oras na ito? Hindi po nila alam na talagang dun, yung that time na nakababa na po ang beloved pastor and the 12 prayer warriors na talaga matagumpay ang mission na ito. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus! Hallelujah! Napapasalamat ako sa mahal ng Panginoon dahil sa murang edad ko yun na na-experience po namin ang dakilang himala ng mahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah! Ang pag-iigat ng mahal ng Panginoon sa amin. Sunda ko na sa Buanga na kahit na ang dami po sumusunod sa amin, hindi namin kilala sa sakyan on that time, pero andyan ang pag-iigat ng mahal ng Panginoon. At lahat sila nung pagbaba ng beloved pastor, tiko mang bibig po, Mami na Mahal, dahil pinatunayan ng mahal ng Panginoon. Yes, hallelujah! Hallelujah! Nakababa sila lahat. Hallelujah! Thank you, dear Jesus. To our beloved pastor, happy, happy 23rd Victorious Talipaw Peace Mission po! Hallelujah!